Magandang araw, ngayon nga po ibigay po natin ang latest update and issue ngayon sa PVL 2024, April 24 hanggang April 25, 2024 at narito po ang lahat ng information. PVL latest update and issues, April 24 to 25, 2024, ibigay po natin ang PVL latest team standings. Next game schedule kailan ba? PVL game result kahapon. Latest individual ranking, sino nga ba ang mga pumalit at sino ang naligwak? Top 3 latest candidate for MVP, sino nga ba ang mga pumalit at nadagdag? Coach ng From Fresh, nag-walk out, grabe attitude daw. Si Serundina, nainis kay Bea De Leon, grabe, ibigay natin ang video. First team na kumpirmado na para sa semifinal, sino nga ba ito? Chocomucho, humina daw, maraming bash na naman natanggap, bakit kaya? At other trending issues at inyong pag-uusapan lahat, kaya bago po ang lahat, ay huwag niyong kalimutan mag-like, comment, subscribe, and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong gawang video about survival dito sa Pilipinas. Sa game result tayo, nanalo nga ang NX Cloud kontra sa Capital One and 3 straight sets. At ang player of the game nga dito ay itong ang si Camille Victoria. Samantalang sa second game naman ay nanalo ang Chocomucho kontra sa Frank Fresh Foxes and 5 sets. At ang player of the game nga dito ay si Serundina may 29 points. At atin naman pong ibigay ang latest team standing ngayon as of April 24 hanggang April 25, 2024. Sa ngayon po ay nasa rank 1 na ang Chocomucho 9-2, Petrogas 8-2, Kremlin Cool Smashers 8-2, Cherry Tigo 8-2, PLDT 7-3, Signal 6-4, Akari Chargers 4-6, NX LED 4-6, Galleries 3-7, Farm Fresh 3-8, Capital One Solar Spikers 1-9, at Strong Group Athletics 0-10. Alam naman nating lahat na ang apat na team ay pasok na sa semifinals. Ngunit isa pa lamang na team ay may confirmation galing sa PVL management. Ito nga ay ang Chocomucho dahil sa pagkapanalo nila kontra sa Farm Fresh. Kaya congratulations. Ngunit kung ibabasin natin sa future ng mga kalaban nila ay pasok na nga ang Petrogas, Creamline at Cherry Tigo. Kaya naman congratulations at atin naman pong ibigay ngayon. Ang mga individual rankings, ito ay latest nga simula ngayong April 24 hanggang April 25, 2024. Narito po, sino nga ba ang nakapasok at naligwak? Sa best receiver nga, naungan si Makandili Katindig, Barbon, Sultones, Nyerba, Van Sickle, Delerio, Rondina, Davison, Laure, at Rivera. Sa best setter naman, naungan nga itong si Cayuna, Negrito, Fajardo, Romero, Alba, Cal, Cab, Bicar, Mnas at Kaule. Sa best digger naman, naunguna itong si Erowa, Makandili Katindig, Arado, Ponce, Nyerba, Pineda, Van Sickle, Delerio, Ravena at Atienza. Sa best server naman, naunguna si Van Sickle, Ebon, Cayuna, Sultones, Molina, Galanza, Barbon, Laure, Negrito at Panaga. Sa best blockers naman, naunguna si Sharma, Panaga, Victoria, Van Sickle, Baron, Laure, Nunag, Madayag, De Leon at Makaslang. Sa best spikers naman, naunguna si Carlo, Sabete, Van Sickle, Davison, Santiago Manabat, Rondina, Tubo, Valdez, Laxina at Arroyo. At sa best scorer naman, si Rondina, Van Sickle, Carlos, Davison, Sabete, Tubo, Molina, Laxina, Laure at Arroyo. At ito nga ang top 3 na posible nga maging MVP ngayong conference na ito. Alam naman natin na hindi lamang sa best scorer or best spikers kumukuha ng MVP. Malay natin makuha din ang setters, libero at iba pa. Ngunit alam naman natin karamihan sa best scorer kumukuha ng MVP. Kaya itong tatlong ito ay malaki ang posibilidad maging MVP o candidate. Si Rondina, Van Sickle at Carlos. Di lang sa scorer sila magaling, kundi magaling din sila sa ibang department. Kaya naman congratulations in advance kung sino mapipili. At narito naman ang next game schedule na magagaling ganap nga. Sa April 25, 2024, narito po. First game 4 PM, Galleries vs. Cherry Tigo. At ang second game naman 6 PM, Kremlin vs. PLDT. At ang venue nito ay sa Pearl Sports Arena. At ayun nga guys, ibigay na po natin. Ngayon naman ay ibigay natin ang mga latest issue at trending na pinag-uusapan ngayon sa PVL. At huwag natin palampasin ito, narito po. Ating simulan. Pa talaga akong bilisibin yung serve ni Bea. Iinis ako sa kanya.
Cici Rondina na inis kay Bea De Leon. Kitang kita nga sa video clip na talaga namang prangkahang sinabi sa live ni Cici Rondina na nainis siya na i-receive nga ang service ng dati niyang katimate sa Choco Mucho na si Bea De Leon na naglaban nga ang Kremlin versus Choco Mucho. Dahil talaga namang power daw at kargado daw ang serve ni Bea na talagang pinahirapan si Cici Rondina na mag-receive nito, kaya syempre ibinulagar ito ni Cici Rondina sa kanyang live na talaga namang ikinatuwa pa niya. Palaban nga talaga daw si Bea na kilala niya. Kaya naman tuwang-tuwa nga si Bea De Leon nang malamang nga at nakita nga ang video clip na pinost nga nitong si Cici Rondina. At syempre alam naman natin na magkoclose yan noon pa sa Choco Mucho na magkakampi pa ang mga ito. Kaya naman wala naman silang dapat i-issue dahil kilala na nila ang isa't isa. Kaya naman anong masasabi nyo guys? Coach Jerry Ye ng Farm Fresh nag-walk out pagkatapos lamang ng laro ng Farm Fresh versus Choco Mucho. Kitang-kita nga natin na talaga namang maganda ang laro ng kanyang team na FFF. Ngunit pagkatapos pa lamang ng laro ay nag-walk out na ito at hindi lamang nakipagkamay sa kanyang kalaban ng mga coaches sa Choco Mucho. Kaya grabe naman at ikinagulat ito ng lahat. Alam naman natin na maganda ang inlaro ng Farm Fresh at talagang muntikan pa silang manalo kontra nga sa veterans team na Choco Mucho. At nakauna pa silang dalawang set kontra nga sa CMFT. Kaya siguro na dismaya itong si Coach Jerry dahil akala nila ay panalo na sila ngunit natalo pa rin ng CMFT. Kaya naman pinag-usapan ito at samot sari naman pangbabash ang natanggap ni Coach Jerry Ye galing nga sa mga netizens. Kaya guys, napansin din ba ninyo kanina ang pag-walkout niya? I-comment nyo na. Choco Mucho team pinag-usapan, humina daw, confirm. Alam naman natin lahat ng mga nakaraang laban o sa pag-uumpisa pa lamang ng PBL 2024 ngayon na All Filipino Conference ay talaga namang namayagpag agad ang galing ng CMFT at hindi lamang pinaghandaan at pinag-usapan ang team na ito dahil nga lumakas nga sila at nanguna agad sa ranking. Marami pang nagsabi na talaga namang kayang-kaya doon ito ang defending champion ng Creamline, ngunit medyo humina daw ito at marami nakapansin lalong-lalo na sa laban nila kontra sa Creamline at dito sa Farm Fresh Foxes. Grabe daw kasi ang epekto ng pagkawala nga ni Kat Tolentino sa team na CMFT dahil ang si Cici Rondina lamang daw talaga ang nanggagawa dito. At marami ring bash ang natanggap nila dahil baka daw mangulilat ang Choco Mucho sa semifinals battle. At marami na nagsasabi na may confirm na daw na hindi na talaga babalik o makapaglalaro ngayon sa semifinals or finals man itong si Kat Tolentino na talaga namang malaki ang kawalan sa CMFT. Ganba man ay talagang hindi natin maliitin ang team na Choco Mucho dahil nasa rangkong sila ngayon at talagang may pinatunayan. Ganba man ay napakarami pa rin mga galing na player sa Choco Mucho, pagbalasa na lang ng coaches ang kinakailangan dahil very effective pa ang iba at pwede pang magkampiyon ang CMFT kung sakali. Kaya good luck na lamang sa lahat ng teams. Kaya guys, ano ang masasabi ninyo sa topic natin for today? I-comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.